sa gobyerno daw nila. Sa Korea kaya, iba eh. Ikaw, alimbawa may anak ka, walang asawa, magbabayad ka sa gobyerno nila. Doon, sa ano? Oo, penalty mo yun kasi wala kang anak. Oo. Ah, okay. Ganun sa Korea. Oo. Ayun, pinakasal nila ulit, ginastusan, yun. Naging ano, citizen yung pamangkin ni Mrs. ng Korea. Oo. Anak na sila tatlo, dalawang babae, isa lalaki. Ay, yung lalaki nagmana. Oo, yung lalaki nagmana. Diro mo, buwan-buwan, supply sila ng bigas. Swerte yung pamangkin ni Mrs. na yun kasi, kumbaga sa ano, dito sa atin, purpose ba? Oo. Kasi nagsorbe rin doon. Oo. Kumbaga sa ano, mayroon din sila doon purpose. Oo. Sa mga medyo mahirap ba ng pamilya. Kasama sila. Nakasama, nakapasa siya, oh. Kasi nag-uupa sila ng bahay, umalis siya doon sa biyanan niya, eh. Oo. Tapos nag-uupa sila ng bahay, oh. Eh, siya nagtatrabaho, asawa niya, oh. May extra-extra lang kapag gusto na magtrabaho, trabaho. Kasi nasaan magulang, eh. Oo. Pag, ano, eh, ayaw nang pumangkin ni Mrs. ng gano'n. Pero, nasa sa magulang. Ang ginawa niya, nagpa-corpus din. Nagpamimbir sa gano'n, puta, na-approve sila, oh, puta. Magkano, ano niya? Malang buwan-buwan. May ano sila, tapos araw-araw may rasyon yan. Okay. Hindi na nga sila, kung sabi niya, tutusin, hindi na nga kami magluto-luto. Araw-araw may pagkain, sabi niya. Kung ano-ano lang dyan, naka-schedule lahat dyan. Okay. Dinadala dyan. Oo. Okay. Oo. Swerte niya. Tambak na minsan sa rip nila yung mga pagkain.